Ito ang nakakagulat sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang pananahimik ng former politician and police ex-general Senator Ping Lacson, tila binasag na ang katahimikan at tila hindi napigilan pang magsalita at binalaan na ang Philippine National Police o PNP. Pero bago ang lahat, mga ka-updates, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka pa sa mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga, mga ka-updates. Matapos ang isinagawang tila masalimuot na paglusob at pinasok ng Philippine National Police ang Kingdom of Jesus Christ compound para halughugin ang nasabing 30 hectares na property na pagmamayari ng pastor na si Apollo Quiboloy. Former politician and police general Ping Lacson nagsalita na at tila binalaan na ang Philippine National Police o PNP laban sa pag-aanunsyo ng mga development kaugnay sa isinagawang paghahanap ng nasabing pastor na si Apollo Quiboloy. Kwinestyon ni dating Senator Panfilo Lacson ang tactical choice ng Philippine National Police or PNP na magbigay ng update sa umuusbong na sitwasyon sa Kingdom of Jesus Christ or KOJC compound sa Davao City sa pamamagitan ng social media. Lampas aking unawa kung bakit patuloy na inaanunsyo ng Philippine National Police sa publiko ang pag-usad ng kanilang paghahanap kay Quiboloy. Sabi ni Panfilo Lacson bilang isang formal na tagapagpatupad ng batas, ang katalinuhan ng tao o signal at maging ang teknikal na kakayahan ng kanilang kagamitan ay dapat na panatilihin sa kanilang sarili, dagdag pa niya. Narito ang kanyang post sa social media. Ayon kay Ping Lacson, "As a former law enforcer, it is beyond my comprehension why the Philippine National Police keeps announcing to the public the progress of their search for Quiboloy, human or signal intelligence, and even the technical capability of their equipment should be kept to themselves." End quote. Samantala, mga ka-update, sinabi ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nitong Lunes na ang pwersa ng PNP sa pamumuno ni General Romel Francisco Marbil at Police Brigadier General Nicolas De Loso Torre II ay hindi na sumusunod sa tamang pamamaraan sa pagpapatupad ng warrant. Nagdulot na ng abala ng sitwasyong ito sa mga motorista, negosyo at publiko. Humihingi ng paglilinaw ang publiko sa PNP hanggang kailan mubalak manatili sa KOJC property. Narito ang kanyang post sa social media. Opisyal na pamahayag, iginagalang namin ang pag-implementa ng anumang warrant of arrest kung ito ay naaayon sa batas. Subalit, naobserbahan namin na di na nasusunod ng PNP sa pangungunan ni General Marbil at General Torre ang panuntunan ng maayos at legal na paghahain ng warrant, lalo na ang paggamit ng dahas sa mga inosenteng mamamayan at ang kanilang diotorisadong pag-ukupa sa KOJC compound. Gustuhin ko mang makialam ang mga pulis ay makikinig lamang sila sa PNP Chief at sa kanilang Commander-in-Chief President Bongbong Marcos. Kinikilala namin ang karapatan ng mga kasapi ng KOJC na magprotesta, subalit hinihiling ko sa inyo na gawin ito sa mapayapang paraan at iwasan ang mga aktibidad na makakaabala sa trapiko para sa seguridad ng inyong mga kasama at ng publiko. Sa mga Davaoenos, ang safety at security ng Davao City ay mananatiling prioridad ng lokal na pamahalaan. Patuloy nating panatilihin ang mapayapa na komunidad para sa lahat at haharapin natin ang anumang hamon sa ating lungsod. Ang pangyayaring ito ay nakakaabala na sa mga motorista, negosyo at sa publiko. Ang publiko ay humihingi ng kasagutan mula sa PNP hanggang kailan ninyo planong manatili dyan sa KOJC property, Mayor Sebastian Z. Duterte, Davao City. End quote. Samantala, sa kaugnay pang balita, Attorney Torion binigyang diin na ang ipinakita ng mga kapulisan ay warrant of arrest para kay Silvia Simanes at hindi para kay Pastor Apollo C. Quiboloy.
Ipinakita lamang ang warrant of arrest at hindi binigyan ng kopya ang legal team ng KOGC. Dagdag pa ni Attorney Turion, ang warrant of arrest na para kay Sylvia Simanes ay naka-address sa Pasig City at hindi sa mismong KOGC compound sa Davao City. Malinaw na paglabag sa batas ang ginagawa ng PNP dahil hindi lisensya ang arrest warrant para manira ng properties. Kaya nang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samutsaring hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. Go-go Attorney Turion, Yang BBM Lam, Marville at Torre, obvious lang ba na di nila alam ang saligang batas sa lahat ng aspeto, puro palpak moves kayo at na-checkmate kayo ngayon. Oh my God, asaan ang righteous mind nyo? Bangag lang ba talaga? Otherwise resign now. Kung meron pang natitirang delikadesa at respeto sa sarili at sa bayan. Hanggat nandiyan pa si BBM ay hindi maaalis ang pang-aabuso nila kay Vice President at sa mga tao. Dapat talagang mag-hearing din sa Senate sa anumalyang nangyari sa PhilHealth nung panahon ni Montivirus, hanggang daldal lang yan at pa-cute. Dapat mahiya po kayo si Vice President Sara, pangalawa sa mataas na pinuno ng bansa. Sana huwag na ninyong pakialaman. Marami po siyang nagagawa para sa bayan at hindi po kurakot. Salamat po Senate President, naging fair po kayo. End quote. The National Police through General Romel Marville as well as General Torre have planned, no? Because dalawa sila na-confirm ko, that they believe that meron daw bunker gilid po ng elevator po ng JMC Law School, no? Yung eskwelahan po namin, no? At balak po nilang bumbahin ito kasi nga po meron daw bunker daw doon na nagtatago si Pastor Apollo Sitibuloy. Ang amin lamang pong hingi na sana huwag nila itong gawain. Kasi ang pinakita nila sa amin 3 days ago ay isa lang pong warrant of arrest. Ang warrant of arrest po na ipinakita sa amin ay kay Sylvia Simanes. Ito po ay, ang address niya ay sa Pasig City. Sa amin pong palagay, under the rules, no, rule 113 of the rules of court, a warrant of arrest addressed in Pasig City is not a license to conduct an unbridled search into the property owned by a different entity. This is the first time ever in the history of the Republic of the Philippines that a warrant of arrest with an address in Pasig City, sole warrant of arrest which has been shown to us, is being used to conduct an unbridled search and now destruction of the property of the Kingdom of Jesus Christ. This is a severe violation of the human rights of the members of the KOJC which own the property. Therefore, we are urging the President of the Republic of the Philippines to stop this. We are demanding from the Philippine National Police not to continue this illegal operation because they cannot hide under Section 17C of the Anti-Human Trafficking Act simply because of the fact that when they served the warrant of arrest, it did not include search, unbridled search of the properties of the Kingdom of Jesus Christ, nor did it involve the destruction of the properties of KOJC. So, sana po hindi nila itutuloy ito kasi bawal po ito sa saligang batas. Saan po kayo nakakita na ang arrest warrant ay gagawing isang lisensya para i-search lahat ng properties, lahat ng buildings po ng KOJC? Wala po yan sa batas. At saka, ang arrest warrant po ay nakadirect po sa tao, hindi po sa properties. Ang search warrant nga, kung i-serve mo under rule the rules of court, kailangan pa ito ng witnesses po. E dito, yung arrest warrant na sinerve nila, ang dami po nila, very unruly yung search na ginawa, halos wala ng mga witnesses. Ngayon nga po, nandun na sila sa isang portion ng JMC compound, bawal po maski isa ang pumasok doon kasi nag-i-install sila ng bomba po doon.
kay para masabog daw at ma-destroy yung bunker daw na sabi nila. Pero nung ginamit nila yung heart detector po nila, wala naman po silang nakita po doon. So, amin pong hinihikayat ang PNP, and we are politely demanding from them to cease and desist from this operation because this is illegal. This has no basis under the law. And I do hope and pray that some senses would come into the mind of General Marvil as well as General Torre to stop this operation right away. So siguro naman po nakikita nyo sa internet ang paglusob na naman sa KOJC sa Davao. Mahigit 3,000 po ang lumusob na naman sa Davao. Ito pa yung pangatong pagkakataon na kung kailan pinasok nila ang KOJC at tinahanap nga yung wanted ng si Pastor Kibuloy. Alam po natin na sobra-sobrang gamit nila ng dahas sa paghahanap sa isang tao lamang, pero paulit-ulit na po itong ginagawa. At kakaiba po itong nangyari ngayon. Talaga pong hindi na sila umalis. Parang gusto nilang kunin na yung KOJC compound. Alam niyo po, bilang isang abogado, ang rules of court ay nagsasabi na kinakailangan kumatok para mag-serve ng warrant of arrest, at kung meron kang basihan na nasa loob yung tao, ay pwede ka pumilit na pumasok. Pero wala pong sinasabi sa rules of court na pwede nilang i-occupy yung lugar. At ngayon po, mukhang tinake over na yung lugar. No? Marami tuloy nagsasabi na palibasa, malaparaiso yung KOJC compound sa airport, eh marami nagnanasa na makuha yan. No? So mukhang totoo po yun dahil mukhang tinake over na ng police yung lugar in the guise of serving a warrant of arrest. At saka, napaka-violente po na nangyari, no? Nagamit pa sila ng tear gas, eh samantalang pinapasok naman sila ng kusa, hindi naman lumaban yung mga taga-KOJC. Kilala ko po yung mga KOJC na yan. Sila po ay mga Kristiyano, bagamat meron silang ibang doktrina, no? Ganun pa man, Kristiyano po sila, naniniwala po sila sa Panginoon, at hindi po sila violente. So hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangan i-tear gas pa. Pero ang tanong, bakit ba natin pakialaman yan nangyayari sa KOJC? Hindi ba kulto yung mga yan? Well, unang-una po, no, wala pong such a thing as kulto. Kanya-kanya po tayong mga pananampalataya. May Katoliko, may Iglesia, mayroong Protestante. Ako po, Protestante. Minority din po ako. Konti lang po ang diferensya namin sa Katoliko dahil kami nga po yung umalis sa Catholic Church dahil hindi kami naniniwala doon sa ilang mga doktrina. Now, ang importante po talaga sa ayon sa ating saligang batas, eh lahat tayo mayroong karapatan ng malayang pananampalataya. Pwede tayong maniwala at manampalataya hanggat gusto natin at hindi po pwede ipagkaitian sa atin ng Estado. Pero kung gaya nito, na in the service of warrant of arrest, eh nadidistorbo yung pananampalataya, yung kanilang mga services, yung kanilang mga dalangin, yan po ay pinagbabawal, hindi lang po dahil labag sa ating Bill of Rights, yung karapatan ng malayang pagsasamba, kundi yan po ay krimen. Yung offending religious feelings and disturbing religious services. So yun ang nangyayari po dyan, dahil alam ko po may mga oras ng pagdasal ng KOJC at hindi na sila po pwede magdasal dahil sila po ay physically occupied na ng mga kapulisan, yan po ay krimen din. Both offending of religious feelings and disturbing religious services. Pero nakakabahala po dyan, kung magawa ito sa KOJC na isang pananampalataya na talaga naman pong mga politiko ay dinadayo kapag eleksyon para kunin ang endorso ni Pastor Apollo Kilbuloy, pwede pong gawin yan sa ibang mga reliyon. Naalala niyo po nung minsan ang Iglesia ni Cristo, si Leila de Lima, hinahabol yung ka-Eduardo dahil di ubano ay kinidnap yung kapatid. Kamutik na rin po mangyari yan dahil meron na rin pong paglusob doon sa sanktuaryo ng Iglesia ni Cristo. So lahat po dapat ng mga reliyon ay mabahala. Dahil kapag ang isang estado po ay linabag ang kalayaan ng malayang pananampalataya ng isang simbahan, pwede po nilang gawin yan sa lahat ng simbahan. Pero bukod pa po dun sa kalayaan ng malayang pagsamba, talaga naman pong nalalabag ang karapatang pantao ng mga taga-KOJC. Nakasaad po sa ating saligang batas, people's right to be secure in their places, persons and papers shall be inviolable. Totoo po, merong search warrant. Pero yung arrest warrant po, wala palang search warrant. Arrest warrant. Totoo po may arrest warrant. Pero yung arrest warrant po, hindi yan lisensya para halughugin ang buong lugar. Hindi yan lisensya para i-take over ang property ng simbahan. So na-violate din po yung right to property, taking of property without due process of law. At pwede rin po yan mangyari sa lahat ng mga mamamayan, hindi lang po sa KOJC. Huwag po nating isipin na problema lang ito ng KOJC.
Dahil pag meron tayong mga mamamayang linambag ang karapatang pantao, ibig sabihin, ang gobyerno ay lalabag sa lahat ng karapatan at kahit kaninong karapatan, pwede nilang malabag. Kumbaga, part 2 po talaga ito ng Marcos na meron sa DNA na lumabag ng karapatang pantao. Kung gaganyan po ang gagawin nila sa mga mapayapang pananampalataya, isipin nyo nila kung anong gagawin nila doon sa mas mga radikal pang mga grupo. Balik na po ang panahon ng Marcos Sr. kung saan sinusupil ang karapatan ng pananalita, pagsamba, at siyempre po yung due process rights to property. Kaya nga po dapat gumising na tayo mga Pilipino. Huwag na po nating tanggapin ito. Bukas ang alam ko magkakaroon ng Black Monday. No? Ngayon po nagtitipong-tipong dyan sa gate ng KOJC sa Davao. Sumama na po kayo. Makiisa na po kayo. Dahil ngayong linalabag nila ang karapatan ng KOJC, bukas karapatan na po natin ang kanilang lalabagin. Hindi po malayo, napupunta nila sila sa ating mga kabahayan, papasok na sa pilitan at hahalughugin ang ating tahanan na alam naman natin lahat ng ating tahanan, mahirap o mayaman, ay ang ating palasyo. Huwag na po tayong pumayag na tayo pa ang susunod na biktima. Kaya ipaalam na natin sa gobyerno na tayo naninindigan laban sa paglabag ng karapatang pantao. So yung mga nasa Davao, punta na po kayo sa gate ng KOJC at makaisa sa nangyayari ngayong pagtitipon. At dito po sa Maynila, alam ko po bukas, Piyesta Opisyal, ay magkakaroon po ng Black Monday. No? Mag-announce na lang po kami kung saan talaga yan at anong oras. Pero magsusuot po tayo ng itim at tayo magpapakita ng puwersa na tinututulan natin ang paglabag ng karapatang pantao na nangyayari ngayon, hindi lang po sa Davao, kundi sa buong Pilipinas. Kasama na po ako doon sa naging biktima ng paglabag sa karapatang pantao dahil alam nyo naman po, ang aking pananalita, ang aking kritisismo, yan po ang dahilan kung bakit ako po talaga ay pinakulong. Hindi po dahil sa pagbabastos, dahil nakita nyo po, walang pambabastos na nangyari sa Kongreso. So mga Pilipino, gumising na po tayo. Bago pa, aantayin nyo pa ba na ang karapatan nyo ay masupil na? Aantayin nyo pa ba na masusupil yung karapatan ng buhay bago kayo gumalaw? Sobra-sobra po ang pag-aabuso ng gobyerno. Yan po nangyayari kapag wala sa tamang pag-iisip ang ating mga namumuno. Kaya kinakailangan manindigan na sa Davao ngayong gabi, sa labas ng KOJC at bukas dito sa Maynila, Black Monday. Kita-kita po tayo. Tingnan natin ang ilang mga sentimiento ng ating viewers. Pasensya na po kayo. Kulang ang aking boses. So, hindi ko po mababasa lahat, no? Dahil baka kinakailangan magkaroon ng konting boses para bukas. Si Sexy Love Spokes, nakakagalit na. Ay, talagang galit na galit na po ako. Kaya nga miski ako may sakit, nag-spokes hour pa ako para manawagan. Manindigan sa karapatan. Manindigan laban sa adiktador. Manindigan para sa kalayaan. Manindigan para sa demokrasya. Labas na po tayo. Hindi sapat na nagla-likes tayo sa Facebook. Hindi sapat na nanood tayo. Maraming salamat nga para doon sa nanood sa ating live sa EDSA kahapon. Kakaunti man lang kami sa EDSA pero umabot na po tayo ng 590 views. Isa na po yan sa pinakamalaking rally na nagkaroon tayo sa pamamagitan ng internet. Pero hindi po sapat sa internet lang tayo nagra-rally. Kinakailangan ipakita natin ang ating presensya sa kalsada ng maibalik natin ang people power dahil yan po talaga ang sandata laban sa mga mapagmalabis na gobyerno. Elda Esquilio, personal blog attorney, di po kao punta Davao, people power na po. Well, ito nga po, nagkasakit ako eh. Sa totoo lang, hindi ako kinulong, dapat nasa Davao ako dahil meron akong kasal at talagang sasapi na ako doon sa press briefing ng KOJC. Pero hindi po minabuti ng Panginoon. Siguro kasi kung nandun ako, baka mamaya eh, ako talaga nanindigan at baka ako'y nasaktan na o hindi kaya ay napatay na, no? Christopher Cruz, blatant violation ng human rights ang nangyari. Tama po yan. Linalabag po ang karapatan ng Pilipino at habang merong Pilipino na binabaliwala ang karapatan, lahat po tayo may pakialam dahil baka mamaya tayo na ang susunod na malabag ang karapatan. Si Manay 74, may naganap ang pagtitipon ng mga taga-Davao ngayong gabi. Dami ng tao sa labas ng compound at pinapalis ang pulis. Lahat po kayo dyan sa Davao, magtipon-tipon na po kayo sa labas ng gate ng KOJC. Saklolohan na po natin ang KOJC. Malaking dagok sa kanilang kalayaan po nangyayari ngayon. Pakita natin na tama na, sobra na, naninindigan na ang taong bayan. Hindi na tayo papayag na pagpabuli, palibasa, may mga baril sila. RRO ng Lopez, nakadurog ng puso ang ginawa nila sa KOJC. Kaya nga po, kung nadurog ang puso ninyo, kung kayo nasa Davao, pumunta na kayo doon sa labas ng gate ng KOJC. At kung kayo naman nasa Maynila, magtipong-tipon po tayo bukas para sa Black Monday. Longa HK, hello attorney, good evening po, kamusta, get well soon. Attorney, naawa ko sa KOJC, wala na ba magawa, kawawa sila, ano pa dapat gawin? Wag po natin sila kaawaan, kinakailangan po tayo po ay makipagkapit-bisig sa lahat ng Pilipino na inaapi at linalabag ang karapatan.
Bevin Brenzuela, kailan ba makikialam ang Korte Suprema at AFP? Well, kung hindi nga lang po ako may sakit, ako na po sana ang dudulog, pero nagkasakit po ako, no? Pero titingnan ko po kung bukas kaya ko mag-draft na isang petition para sa Korte Suprema, dahil hindi naman po pwede na lantaran na lalabag ang ating mga karapatan at wala pong remedyo. Self-love, Rowena. Attorney Harry, pagaling po kayo. Mahaba pa ang laban natin para sa kalayaan. Well, at yun na nga mga ka-updates. Ano na ang masasabi niyo sa balitang ito? Paki-comment na lang sa baba at para mabasa ko yan mamaya. At kung nagustuhan niyo naman ang balitang ito, ay huwag kalimutang mag-iwan ng like at i-share na din para mas marami pang makakaalam sa makabuluhang balitang ito.